don't interrupt me. One spot G, you can play. Got too much to tell you. I never knew I'd find you go. I don't want to let her go. She makes me feel a little special, yeah. Hayaan niyo pong kaming dalawa na sumama sa inyong palabas. Master Shibukawa. Sige na po. Tapay ang mga batang ito. Maraming salamat. Sa amin pong karangal. Kala po yun. O paano? Tayo na. Master! Bakit ano pong problema? Nakakahiya naman. Pasensya na kayo, nakita niyo pa kung paano madulas ang isang mandirigma nakaharap sa lahat. Wala po yun. At totoo nga po niyan ay malaking karangalan para sa mga katulad namin. Dahil wala pang sino man ang nakakakita na madulas ang isang master na tulad ni Shibukawa. Ah, paano? Lumakad na tayo. Para sa tagumpay! Master Shibukawa! Bakit? Bakit parang hindi ako pinapayagan ng aking mga baka na pumunta doon? Darating ang araw. Mararamdaman mo isang babala kapag dumating na ang tunay na krisis sa buhay mo. Master! Master Negoshi! Ano po ang tunay na budo? Ang perpektong proteksyon. Sige, ituro niyo na sa akin. Gusto ko yung matutunan. Nagmamakaawa ako. Nakikiusap ako. Ituro niyo na sa akin. Buti pa tumayo ka na dyan, Shibukawa. Ang perpektong proteksyon, Makabo. Kung ikukumpara mo yan sa pinakamataas na jiu-jitsu, isa lang ang masasabi ko. Tumayo ka ng tuwid sa lupa gamit ang dalawang paa mo. Yan ang sagot ko sa tanong mo. Ha? Gamit ang talento mo sa martial arts na jiu-jitsu at walang tigil na pag-ensayo ng mga natutunan at matututunan mo, sigurado kung maaabot mo ang matagal mo ng pinapangarap. At ngayon, ano ka mo ang tunay na budo? Kapag inatake ka, iwasan mo. Kapag sinuntok ka naman, siyempre, sanggahin mo. Yung mga ganung bagay, Shibukawa, alam mo na yun. Yun ang basic na proteksyon. Ha? Kapag natutunan mo ng tunay na proteksyon, walang magagawa ang kahit na anong atake. Walang magagawa? Kahit na anong atake? Oo, at makikita mo, Shibukawa. Habang hindi pa kayo nagpapangabot ng panganib, bibigyan ka na ng babala ng kalikasan. Master, ingat naman po kayo. Pasensya na, nadulas na naman ako.
Baka po dahil sa laban niya ni Orochi. Ay, huwag niyo na akong alalahanin. Sige na, kaya ko na itong mag-isa. Opo. Naalala ko nung panahong yun, hindi ko pa naintindihan kung anong sinabi sa akin ng aking master. Ang tunay na proteksyon na hinahanap ko, kompleto na. Bakit parang ganito? Lasing yata ako. Ikot, ikot. Napakaraming tao sa labas ng bilog. Saan ba nagsimula ang ikot na bilog? Nakatatawang talaga. Mabutit. Nakarating na rin ako. Kung dumiretso ako sa pagiging isang monk. Nakasisiguro ako na maaring umurong na nga ako sa labang ito. Pero hindi ako isang okay tulad nila. Sino ang taong nasa likod ng bilog? Dalawang manlalarong ito. Kahit sa mga manonood ay nararamdaman ang init. Nananahimik po ang lahat pero hindi na makapaghihintay sa anumang mangyayari. Sino kaya mga kalaban ng dating kampiyon na si Baki Puma? Si Shibukawa kaya? O si Jack Hammer? Bumalik kayo sa inyong posisyon! Huh? Mukhang may hinahanap si Jack Hammer! Aba, yun po yan mga kaibigan! Ano kaya ang nakaibig niyang gawin? Huh? Ano bang gagawin mo dyan, Jack? Kinagat-gagat po niya ang yung! Nagkaroon ng maraming puta! Sa tigas ng baon ng yung ngayon, kinagat na lamang na ng basta-basta! Ginawa ang paggagat ni Jack sa inyo ngayon. Siguradong pinapakita niya lang sa atin lahat mga kaibigan na gano'n ang kaya niyang gawin sa kanyang kalaban. Mga bata, pwede bang makahingi ng tubig? Opo. Ingat mo. Simulan mo! Iwasan niya ang suntok pero parang hindi naman gumagalaw ang kakaway niya. Ang pihira, hindi magagawa na sinuman. Sabihin, gagamitin niyo! Hindi ba't yun ang eye-crossing ni Red? Ikakambalik ka. Hindi yun dyan ang pasipre, bat. Ano ka mo? Ito ang pinupuntir niya niya ng tubig. Malaki ang magiging epekto nun sa kalaban mo kapag dito mo siya tinamaan. Ano do? Sa mga nakakaalam, ang tawag sa parting niya ng mukha ay tirta. Kapag nakatakan niya ng tubig at napasukan,
hindi mapipigilan ang pagpunta ng tubig sa loob ng mata at ilong. Alam mo ba kung ano mangyayari sa kanya? Ang isang malulunod sa mahusay ka palang lumangoy sa tangin, Jack Hammer. Sa palagay ko, kakailanganin mo ang tulog. Alam mo, masyado pang maaga para matalo ka. Ngayon, sinutulugan mo na lang ako. Hindi ka narumag na tao. Isa kang halimaw. Kaya naman! Gambeseng ka! Ayun na! Wala po nagawa si Jack Hammer kay Shibukawa! Pasensya na. Ang pagkatalo'y kasama sa laban. Panalo agad si Master Shibukawa! Oh! Aba! Aba! Bangon po si Jack! Parang bali wala ang atake na kamit niya! Jack Hammer, mandaraya ka! Tignan ninyo! Kinagat po ni Jack ang sako ni Shibukawa! Sumuyo po si Jack sa harapan ni Shibukawa! Sumasaludo po siya sa husay ng taong kinagat niya sa sako! Ano kaya ito nang sabihin sa ginawa niyang ito? Ang proteksyon na matagal mo nang hinahanap ay isa lamang baktura! Yata makapipigil sa labanan ng dalawa natin manlalaro! Kahit po ang sponsor na si Zetsuwa ay hindi na rin sila magagawang pigilan sa kanilang paglalaban. Dalawang tao lang po ang makapipigil sa kanila, si Jack at si Shibukawa. Habang walang sumusuko sa kanila o habang walang natatalo sa kanilang dalawa, patuloy ang laban! Sumagot si Jack! Tapos na kaya si Shibukawa? Bumagsak po si Shibukawa! Bumagsak si Jack! Kahit may sugat si Shibukawa, malakas pa rin siya! Puporma na si Jack! Ano kayang balak niyang gawin? Tatapusin na kaya niya ang laban! Ilagot ako! Sumagod si Jack! Wala na yata ako magagawa! Kakagat siya! Sa daming subok ni Jack, may ilang ulit na huli ng bibig niya si Shibukawa! Ginamit ni Shibukawa ang Gokido! Napakahusay talaga! At napakalakas pa rin niya! Sige bata, sumugit ka! Ano pong nangyayari dito?
Umupo si Shibukawa na parang sumusuko kay Jackhammer! Yun lang! Oo. Ang paglaban na nakaupo, ginagamit lamang yan kapag nalikado na ang lagay mo. Ang matandang Shibukawa, isa talaga siyang tunay na master ng martial arts. Iikot-ikot ka. Sino ang nasa likod ng bilog? Sige, sugod. Sumugod si Jack! Bumagsak siya! Kaya nung ginawa mo dati ng mga kalaban mo si Dobo Orochi, pinipili ang galaw na ginamit mo. Pinipili ang galaw na ginamit? Tama. Si Shibukawa ang tipo na malalaro na gagamitin ang lakas ng kalaban para ipang-atak. Pero kung di gagamit ang pwersa ang kalaban, walang pwersa may mamalik. Pag ginawa niya yun, doon ka matatalo sa labang hinaharap mo. Teka sandali, paano niya nalaman yun? Pinapanood niya mabuti ang diskarte ng kalaban niya si Shibukawa. Kaya nalaman niya kung anong dapat gawin. Yan ang halimaw na si Jack Hammer. Mukhang tapos na! Sa likod ng binag. Paikot-ikot, sino ang lalaki sa likod ng binag? Susak naman ang atake ni Shibukawa! Tapos na ang laban! Sinong palang tatapos sa kanya? Tapos na po ang laban, mga kaibigan! Natalo si Shibukawa! Ang walang katumbas na lakas si Jack Hammer, ang tumalo sa master ng jiu-jitsu na si Shibukawa! Master! Master! Ayos lang po ba kayo? Sa tournament na ito, kahit sino pwedeng lumaban, pero siguradong natatalo ang mahihina! Kahit di ko yata siya maintindihan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang pinagsasabi. Nasimula pa lamang alam ko na ang mangyayari. Hindi lang pisikal na lakas ang ginagamit ng tao niyan. Hindi siya pangkaraniwang manlalaro. Master, ang mabuti pa huwag ka na magsalita. Walang sino mang makatatalo sa kanya. Walang sino man.
alam kong may ginagamit kang pampalakas. Madalas mong ginagamit yun sa mga laban, hindi ba? Ibig mo bang sabihin na ginagamit akong droga sa tumas na paglaban ako sa tournament na ito? Jack Hammer, binibigyan kita ng babala. Ang mabuti na tumigil ka na. Akala mo ba pag nawala ng bisa ang droga, makakaya mo na akong talunin sa laban? Akala mo ba, basta mo na lang matatalo si Jack Hammer sa ganitong sitwasyon? Ha, Dr. Anshu? Jack! Alam mo kung bakit kita pinagtitigil? Umabot na sa limitasyon ng katawan mo. Pwede kang mag-collapse na ng oras. Kaya kita binabalaan. Totoo yun. Maaari masawi ang buhay mo sa susunod mong laban. Jack! Kapag hindi ka tumigil, siguradong patay ka!